guys, this video naman is about balancing chemical equation. Sa balancing chemical equation, mahalaga na dapat natin tandaan ang pagbabalanse ng reactant at product. So in this, makikita niya dito, meron ditong aluminum react with dioxygen to produce dialuminum trioxide. So kung dito mapapansin nyo, meron ditong kaliwa at meron din naman dito sa kanan. Sa kaliwa, ito ay tinatawag nating reactant. At sa kanan, ito naman ay tinatawag nating product. Ang plus sign naman ay tinatawag nating react. Pag nagkaroon nakita ko yung plus, ang basa dyan react. Then ito naman yung arrow yield. Sa balancing equation, dapat kung yung sa kaliwa, yung aluminum niya is, for example lang, is 2. Dapat sa kanan, ang aluminum din niya is 2. So, ang gagawin lang natin sa balancing chemical equation, aalamin natin kung ilan yung aluminum sa kaliwa, sa kanan, yung oxygen sa kaliwa, sa kanan din. So, paano natin malalaman kung ilan siya? Malalaman natin yan dito sa kanyang subscript. Ang aluminum ay may visible 1, meron niyang subscript na isa, so lalagyan natin siya ng 1. Sa kabila naman, ang aluminum is 2. Bakit naging 2? Dahil may subscript na 2. Yung oxygen naman dito sa reactant, meron ditong 2 dahil may subscript na 2. Sa kanan naman, may subscript na 3 kaya ito ay 3. So kung mapapansin nyo dito, yung aluminum tsaka yung sa reactant at yung aluminum dito sa product, hindi siya equal. So ang gagawin nyo dyan, para maging equal siya, pagbabasehan natin yung coefficient. So ano yung coefficient? Yung coefficient, siya yung nasa pinakaunuhan before the element. Dito siya, meron siyang dyan, kung makikita nyo aluminum, pero may visible dyan na 1, ay yun yung kanyang coefficient. Dito rin, meron din yung visible 1, pero hindi yan na siya nilalagay, meron dyan mga coefficient. Kailangan, pag ibabalance natin, dapat equal yung aluminum, tsaka dito sa kanan, sa kaliwa, sa reactant, sa kanan, sa product. So kung mapapansin ninyo dito, yung aluminum sa kanan is 2, dito sa kaliwa is 1. Ang dapat natin gawin is dapat itong 1 gawin natin 2. So, ang gagawin na natin, babaguhin natin ang kanyang coefficient. Ibig sabihin, magdadagdag tayo. Kung 2 dito, kailangan maging 1. So, ano dapat ang gawin natin para maging 2? So, kailangan magdadagdag tayo dito ng 2. Bakit 2? Kasi pag naglagay ka dito ng 2, 2 times 1, ang magiging result is 2. So, yung aluminum natin, tsaka dito sa aluminum sa kanan ay equal na. Pero pagdating naman dito sa kanyang oxygen at ang kanya dito sa reactant is 2, sa product is 3. So kung gagawin natin, pwede natin siyang i-multiply by 1.5. Bakit 1.5? So sulat ko lang ulit. 2 aluminum plus, bakit 1.5? Kasi pag yung 1.5, tinimes mo sa 2, ang kakalabasan is 3. So magiging yung coefficient na is 1.5 O2 will produce aluminum dialuminum trioxide. So kung mapapansin niyo dito, meron ditong decimal. Sa balancing chemical equation, bawal yung may decimal. So kailangan, anong gagawin natin para maging whole number siya? Ita times natin siya sa 2. So pag times natin siya sa 2, so times natin sa 2. So mahalaga natandaan na kapag nag-times ka sa 2, dapat lahat ng coefficient ita times mo rin sa 2. So, 2 times 2 magiging 4 aluminum. 2 times 1.5 magiging 3 O2. Will produce 2 times visible 1 dyan na coefficient, magiging 2 aluminum 2O3. And ayan na yung sagot. So, meron akong technique na ginagamit para mas mabilis nating tandaan, ang mabilis nating makuha ang kanyang reactant at product. So, ganito yun. Halimbawa, aluminum plus O2 will produce aluminum 2O3. Ang ginagawa ko dyan is yung aluminum, oxygen, ginagawa ko siyang variables. So, yun tinatawag ko na variables to make the mapasagot natin siya, malabas agad natin siya yung coefficient. Parang variable technique kung tawagin. So, ginagawa ko lang, pinapalitan ko lang siya ng, nilalagyan ko lang ng coefficient ng A,
B, C. Ano tong ABC na to na variables? Ayan yung variables na yan, ayan yung gagamitin para mas mapabilis makuha ang balancing chemical equation. So, sa papaanong paraan. Kung titignan natin dito, ito sa reactant, ito sa product, yung aluminum, sa A, ilan yung aluminum? Isa. So, A. Tapos, sa B, meron bang aluminum? Diba, wala. So, pag nagkaroon na dito sa produce, magiging equal siya. So, dito sa C, ilan yung aluminum? Dalawa. So, magiging 2C. Tapos, sunod naman is sa oxygen. Yung oxygen, ilan yung, meron ba siya sa A? Wala. Sa B, meron ba siya? Ilan? 2 subscript, edi 2B. So, 2B. Tapos, ngayon, sa C, meron ba siyang, meron ba siyang oxygen? Meron. 3. So, isa-substitute lang natin siya. Magiging C, 3C. Ngayon, ang gagawin lang natin is a-assume mo siya na yung A is equal to 1. Then, yung A is a substitute. So, aluminum is A is equal to 2C. Then, substitute mo ito by 1. 1 is equal to 2C. Then, kailangan, iiwan natin itong C. I-divide natin siya both side by 2. So, divide by 2, cancel. C is equal to 1 half. C is equal to 1 half. So, meron na tayong C. Pwede na natin itong kunin ang B. Isa-substitute lang rin din natin siya. So, kung oxygen, oxygen is equal to 2B is equal to 3C. So, isa-substitute lang natin itong 1 half dito sa 3. So, 2B is equal to 3 times 1 half. Then, 2B is equal to 3 over 2. Then, 2B, didivide natin both side by 2. So, ang mangyayari, B, makakancel, B is equal to 3 over 2 times, yeah, ano natin siya, babalik ta, reciprocal, magiging 1 over 2, then B is equal to 3/4. So, yung A daw natin is equal to 1, yung B daw natin is equal to 3/4, then yung C daw natin is equal to 1/2. So, ang gagawin lang natin, ang gagawin lang dyan is kailangan maging whole number siya. So, para maging whole number siya, ang gagawin mo lang, i-multiply natin siya sa pinakamataas na number. Hahanapin natin ang kanyang LCD. So, dito, A is equal to 1. Dito sa may 3/4, siya yung pinakamataas. E di, i-multiply natin siya lahat by 4. Bakit 4? Kasi para makancel to, para yung B maging whole number. Times natin siya by 4. So, 1 times 4 is equal to 4. B, 3/4 times 4, cancel, magiging 3. Then, C is equal to 4 divided by 2 is equal to 2. So, itong 4, 3, 2, isa-substitute lang natin siya dito sa A, B, C. So, ang mangyayari, kung A daw is 4, 4 AL plus yung B, 3O2 will produce yung C natin is 2, sa substitute 2 aluminum 2O3. Then kung mapapansin nyo, itong formula at itong formula ay equal. So, ibig sabihin, kung anong gusto nyo gamitin, kung saan kayong compatible, pwede nyo gamitin para mas mapadali ang inyong pag-solve sa balancing chemical equation. Another example, KNO3 will produce KNO2 plus O2. So, kung ang gagawin natin, ibabalance lang natin siya. So, ilan yung potassium? Isa. Yung nitrogen? Isa. Yung oxygen? Tatlo. Then, yung dito yung pag sa product, yung potassium niya isa, yung nitrogen isa, yung oxygen, dalawa. Tapos, yung oxygen dito is dalawa. Kung mapapansin nyo dito, yung oxygen tsaka oxygen dito hindi balance. So, pwede natin gawin, mag-add agad tayo dito ng dalawa, at dito rin ng 2 sa kanyang coefficient. So, dadagdagan natin ito. 2KNO3 will produce 2KNO2 plus O2. So, pag kinect natin siya, ang potassium daw is 2, yung nitrogen is 2, then yung oxygen is 6. Sa
Sa product naman, ang kanyang potassium is 2, then yung kanyang nitrogen is 2, yung oxygen is 4, then another oxygen is 2, so 6. Kung mapapansin nyo, balance na siya agad. So yung sa isa kong technique, yung tinatawag na variable technique, KNO3 will produce KNO2 plus O2. So lalagyan natin na siya ng kanyang variables, maring A, B, and C. So yung potassium daw natin ay mayroong sa K merong isa. So A, tapos sa B meron ba? Meron isa. B, meron isa. Sa C, wala. So yung nitrogen naman merong isa. Sa B meron din, isa rin. Sa C, wala. Sa oxygen, ngayon, sa oxygen, meron namang tatlong A, 3A. Then, sa B, merong dalawa, 2B. At merong sa C, dalawa, plus 2C. So, ibig sabihin, assume ulit natin, lalagyan din A is equal to 1. Palaging ganyan na A is equal to 1. Laging yung gagawin. A is equal to 1. Then, substitute. Then, potassium daw is A is equal to B. So, isa-substitute natin yung A dito. So, magiging 1. So, magiging 1 is equal to B. So, yung B daw natin ay equal to 1. So, ibig sabihin, A is equal to B, then B is equal to A, pero silang 1. So, yung A is equal to 1, B is equal to 1. Meron na tayong A and B. Pwede na natin gamitin dito sa oxygen. So, sa oxygen daw, meron tayong 3A is equal to 2B plus 2C. Then, sasubstitute lang natin itong variable na nakuha natin. So, 3 times 1 is equal to 2 times 1 plus 2C. Then, 3 times 1, 3 is equal to 2 plus 2C. Then, ito, since nandito siya sa kanan, ililipan natin na siya dito sa kabila para maiwan na lang yung 2C. So, magiging 3 minus 2 is equal to 2C. Then, 3 minus 2 is equal to 1 is equal to 2C. Then, divide natin siya both side by 2 para maiwan yung C. Then, ang matitira, C is equal to 1 half. So, yung A daw natin is 1. B is 1. So, C is 1 half. And sabi, kailangan maging whole number lahat. So, kailangan imumultiply natin siya by 2. Bakit? Para makancel dito yung 2. So, pag minultiply natin siya by 2, ang mangyayari, A is equal to 2, B is equal to 2, C is equal to 1. So, etong A is equal to 2, B is equal to 2, C is equal to 2, isasubstitute lang natin dito sa variable na nakalagay dito. So, yung A daw ay 2, magiging 2KNO3 will produce, yung B daw is 2KNO2, tas yung C daw is 1 plus O2. Then, ito bang dito? Pares lang ba siya dito? Yes. So, ibig sabihin, kahit anong gamitin nyo, kung saan kayo komportable, is gamitin nyo lang para ma-enhance yung pagsagot nyo ng balancing equation. So, ito, pwede nyo gamitin tong checking para ma-verify. So, pag bin-verify, ito rin yung kakalabasan. And that's all. Thank you.